Magandang araw po sa kanilang lahat. So every 3 hours, nagpapalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin hinggil nga dito sa Bagyong Sinica. So ito yung nilalaman ng latest bulletin natin, yung lakas ng hangin, warning signals, sea condition, at paging yung rainfall forecast. So gaya nga na nabanggit kanina ni Dr. Villaverde, naglandfall na po dito sa may bandang east ng Central Luzon ang typhoon na Sinica kanina alas 8:10 ng umaga. At sa mga oras na ito, nasa may bandang San Agustin, Isabela na ito. Lakas ng hangin, umabot hanggang 130 kilometers per hour malapit sa gitna, at ang pagbugso ay aabot naman ng 180 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So makita natin yung kaulapan na dala nitong si Nika ay talagang umaabot even sa ilang bahagi ng Southern Luzon area. So pinakita naman natin yung sa Baler radar na image itong bagyong si Nika para po ma-visualize nila. Ito yung tinatay ang sentro at kanina nga dito po ay nag-landfall na ng alas 8:10 ng umaga. So kapag mas malapit na sa kalupaan na ating bansa at nataon po na may radar station tayo, ito po ang pinaka-effective tool para ma-locate yung tinatayang sentro at ma-estimate natin yung mga makakapal na ulap na posibleng magdulot nga ng mga pag-ulan sa ilang bahagi na ating bansa, bukod pa dyan sa pag-estimate din ng mga hangin na dala nito. Sa pinaka-latest forecast track sa nakapalab sa ating Tropical Cyclone Bulletin ngayon alas 11 ng umaga, makikita po natin ang forecast sa Bagyong Sinica simula ngayong araw hanggang mamayang gabi ay tatawirin itong Northern Luzon area. At posibleng mamayang gabi nga ay makalagpas na ito na kalupaan na ating bansa. At sa darating naman na Martes ng gabi ay tuloy na ang lalabas ng ating air responsibility. So sa mga kababayan natin sa Northern at Central Luzon, ngayong araw talaga inaasahan natin napakaraming paulan at malalakas na hangin na direktang epekto ng tumatawid na Bagyong Sinica. So unahin po muna natin ano yung mga lugar na currently may tropical cyclone wind signals. Dito sa areas na naka-highlight ng red, ito po yung lugar na may tropical cyclone wind signal number 4. Talagang malawakang banta sa buhay at maaring makasira ng napakaraming property sa mga lugar na naka-highlight ng red dito sa northernmost portion ng Aurora, sa central at southern portion ng Isabela, dito rin sa may bandang Kalinga, Mountain Province, sa northern portion ng Ipugao, ganun din sa central and southern portion ng Abra, northern central portion ng Ilocos Sur. So ito po yung naka-highlight ng red, tropical cyclone wind signal number 4 ang nakataas. Samantala, naka-highlight naman ng orange, yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 3. Dito sa central portion ng Aurora, sa may bandang Dinalungan, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, ganun din sa natitirang bahagi ng Isabela, sa may bandang southwestern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Ipugao, dito sa may bandang northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, at sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Samantala, sa areas naman na naka-highlight ng dilaw, ito po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 2. Ito po yung northwestern and eastern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Apayao, dito rin po sa natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa lalawigan ng La Union, sa northeastern portion ng Pangasinan area, dito sa central portion ng Aurora, sa mga munisipalidad po ng Dipaculao, Maria Aurora at Baler, sa northern portion ng Nueva Ecija. Samantala, yung nakahighlight naman ng light blue, yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. Dito sa Babuyan Island, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Pangasinan, sa natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga, ganun din dito sa may bandang Tarlac, northern at central portion ng Zambales, dito sa Metro Manila, sa Rizal, ganun din sa eastern portion ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon, at saka dito sa may bandang Punilo Island. So ano nga ba yung epekto na posibleng maranasan sa mga lugar na may warning signal? Ang warning signal po ay babala patungkol sa malalakas na hangin na dala ng bagyo. So sa mga lugar na may warning signals number 4, 3, 2, malalakas na hangin, pwede makasira ng mga bahay, hindi lamang po yung mga gawa sa mga light materials, kundi yung mga bahay po na combination of wood and concrete materials, gaya mga nakita natin sa previous bagyo, no, sa mga balita. Makakasira talaga to ng iba't ibang uri ng struktura. Makakapagpatumba ng iba't ibang uri ng pananim, pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. So sa mga kababayan natin, ilang araw na po tayo nagbibigay ng babala
tungkol nga sa posibleng pagtama at pagtawid ng bagyong Sinica sa Northern Luzon. Sa mga oras ito, hopefully, manatili po tayo sa loob ng bahay, patuloy na mag-monitor ng update regarding sa bagyong Sinica, at patuloy din tayo makapag-ugnayan sa ating LGU at saka local DR officials para po sa continuous safety precautions habang nananalasa ang bagyo sa inyong lugar. Samantala, sa lugar na may warning signal number 1, baka tanungin ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila, no? Wala po tayong ganong nararamdaman. Pag warning signal number 1, katamtaman hanggang sa malakas ang hangin, paminsan-minsang pag-ulan ang inaasahan natin. So basically, halos walang damage na may dudulot. Ganun pa man, no? Kahit naka-warning signal number 1 tayo, kailangan maging maingat pa rin. Stay indoors as much as possible at patuloy ding mag-monitor sa update ng PAGASA gaya ng mga kababayan natin sa mga lugar na may higher warning signals.